For the headlines, weather forecast, mainit na hangin, silanganan apektado ang panahon sa Silangang Luzon, Visayas at Mindanao. In local news, nagkakaproblema ang PDEA Region 10 sa drug clearing operations sa Cagayan de Oro. Nilimitahan ng COMELEC ang voluntaryong pagpapalit para sa mga kandidato sa 2025 halalan. Kasapi ng LGBT plus, nakitang patay sa ilalim ng kama. Anak ng ex-army suspect sa pagnanakaw sa gas station. For the national, official, ang bulong-bulungan ng dating PNP chief ay maaaring tumulong kay Goo na makatakas ay walang batayan. An international, tinanggihan ni Trump ang pagtakbo muli sa 2028 kung siya ay matatalo sa nalalapit na halalan. Entertainment, unang silip ng Blooms para sa docu-series ng Bini na Chapter 1, Born to Win. Sports, MMA, nakakuha ng inspirasyon si Joshua Pasillo mula sa perpektong pag-alis ni Demetrios Johnson sa sports. International feature, nahuli ang isang babae na may mga pinaghinalaang cocaine bullets sa tiyan. National feature, muling nagsagawa ng transport strike ang Piston at Manibela. Pinababa ng gobyerno ang epekto nito. Trivia, ano ang ginagawa ng maanghang na pagkain sa iyong katawan? If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Biyernes, Setyembre 27, 2024. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. For the local news, nagkakaproblema ang PDEA Region 10 sa drug clearing operations sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro City, inamin ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 10 na ang pagiging isang highly urbanized city ng Cagayan de Oro ay isang malaking hamon sa kanilang layunin na gawing drug clear o drug free ang lungsod dito sa Northern Mindanao. Ayon kay PDEA Misamis Oriental Team Supervisor Expedito Cardona, sa 80 ka barangay ng lungsod, 28 pa lamang ang opisyal na idiniklarang drug cleared o drug free mula nang sinimulan ang kampanya laban sa ilegal na droga. Paliwanag niya, ang patuloy na labas-masok ng mga tao sa lungsod kasama ang dami ng mga gumagamit ng droga ang dahilan kung bakit nahihirapan silang makamit ang target. Malaki raw ang pagkakaiba ng sitwasyon sa mga lungsod kumpara sa mas maliliit na bayan o munisipyo. Dagdag pa rito,
Kilala ang rehiyon bilang isa sa mga pangunahing ruta ng pagdadala ng illegal na droga papunta sa iba't ibang lugar ng Mindanao. Nilimitahan ng COMELEC ang voluntaryong pagpapalit para sa mga kandidato ng 2025 halalan. Cagayan de Oro City, pinigilan ng Commission on Elections ang voluntaryong pagpapalit ng mga kandidato para sa mga halalan sa 2025. Ito ay matapos hindi pahintulutan ng COMELEC ang mga kandidato na bilang umatras sa kanilang kandidatura upang maiwasan ang pag-aabuso. Ayon kay COMELEC Misor, Provincial Election Supervisor Attorney Carlito Ravilo, ang ganitong pagpapalit ay dapat gawin sa loob lamang ng 8 araw mula sa pagsusumiti ng Certificate of Candidacy. Nagbigay ng babala si Ravilo kaugnay ng schedule ng COC filing na magsisimula mula Oktobre 1 hanggang 8 ng taong ito. Nasabi ng LGBT plus nakitang patay sa ilalim ng kama. Cagayan de Oro City, naghahanap ang pulisya sa 3 kabataang lalaki na huli nang makitang kasama ang isang 50 anyos na miyembro ng LGBTQ plus habang pumapasok sa isang inn sa Capistrano Street, Barangay 7 ng lungsod. Ito ay matapos matagpuan na patay ang nasabing miyembro ng LGBTQ plus sa loob ng kanilang silid sa Beatrice Inn na itinatago pa sa ilalim ng kama at may nakatali pang tuwalya sa mga paa. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, nakatuon ang atensyon sa isang roomboy ng inn upang suriin kung mayroon pang karagdagang oras na ginugol ng biktima kasama ang mga kabataan. Subalit nang walang tumugon, agad nilang binuksan ang silid at natagpuan ang kamay ng biktima na nakalaylay dahilan upang ito ay i-report sa pulisya. Pinaniniwalaan ng pulisya na may foul play sa pagkamatay ng biktima dahil sa kanyang kalagayan. Kaya't inirekomenda na ito ay isailalim sa autopsy. Sa kasalukuyan, wala pang lead ang Divisoria Police Station sa ilalim ni Major Peter Tahor ukol sa mga kabataang kasama ng biktima na mag-check-in na nagdulot ng krimen. Anak ng ex-army suspect sa pagnanakaw sa gas station, Cagayan de Oro City, itinuturing na ang pulisya na nalutas na ang kasong pagnanakaw sa gas station kahit na hindi pa nahuli ang ilang mga suspect na responsable sa insidente sa Barangay Ipuna ng lungsod. Ayon kay Lieutenant Colonel Evan Vinyas, tagapagsalita ng Cagayan de Oro City Police Office o COCPO, nakilala nila ang pangunahing suspect na anak ng isang dating sundalo na nakatira sa Barangay Patag ng lungsod. Ipinahayag ni Vinyas na na-recover na rin ang tricab na ginamit na gateway vehicle na iniwan sa isang liblib na barangay ilang oras matapos ang pagnanakaw. Gumamit ng kutsilyo ang mga salarin at nakuha ang 4,000 pesos na kita mula sa gas station noong nakaraang madaling araw. Gayunpaman, ito ay hindi ang unang insidente ng pagnanakaw na naganap sa unang distrito ng lungsod kung saan kabilang ang Barangay Ipunan. Dahil dito, nagdulot ito ng pangamba sa publiko sapagkat sunod-sunod na ang mga pagnanakaw. Ngunit nilinaw ng Police Regional Office 10 na nakabase sa Camp Alagar na walang mga organized crime robbery groups na nakapasok sa lungsod. Weather forecast. Mainit na hangin silanganan apektado ang panahon sa Silangang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga easterlies ay tumutukoy sa mainit na hangin na karaniwang nagmumula sa karagatang Pasipiko at umiihip mula sa silangan. Karaniwan ang mga hangin ito ay nagdadala ng mainit at mahalumigmig na hangin na maaring magdulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat at pangkalahatang maalinsangang kondisyon sa mga apektadong rehiyon. Sa pagkakataong ito, ang Katimugang Luzon,
Visayas at Mindanao, particular ang mga silangang bahagi nito ay nakakaranas ng epekto ng mga Easterlies. Ang ganitong pattern ng panahon ay karaniwan sa mga panahon na transition sa pagitan ng tag-init at tag-ulan sa Pilipinas. Ang epekto ng mga Easterlies ay maaring magdulot ng pagdami ng ulap, paminsang-minsang pag-ulan at mas mainit na temperatura. Ang mga Easterlies ay maaari ring mag-ambag sa pagbuo ng mga lokal na thunderstorm, particular sa hapon o gabi, habang ang mainit na mahalumigmig na hangin ay umaangat at lumalamig na bumubuo ng mga ulap ng ulan. Ang tindi ng epekto nito ay maaring pag-iba depende sa lakas ng hangin at sa geografiya ng lugar. For the National News, opisyal, ang bulong-bulungan na ang dating PNP chief ay maaring tumulong kay Guo na makatakas ay walang batayan. Manila, ang impormasyon nagsasabing maaring sangkot sa isang dating hepe ng Philippine National Police o PNP sa pagtakas ni Alice Guo ay walang batayan at simpleng chismis ayon sa isang opisyal noong Lunes. Binanggit ng opisyal na walang matibay na ebidensya na sumusuporta sa mga pahayag na ito na kumakalat sa iba't ibang media at social platforms. Si Alice Guo na humaharap sa legal na isyu ay naiulat na umalis ng bansa sa kahinahinalang paraan na nagpasiklab ng espekulasyon tungkol sa posibleng tulong mula sa makapangyarihang tao. Gayunpaman, walang natagpo ang ugnayan sa dating PNP chief o paratang ng sabwatan sa mga imbestigasyon. Idinidiin ng PNP na sila ay nakatuon sa pagpapatupad ng batas at pagpapanagot sa kanilang mga kasamahan. Hinimok nila ang publiko na huwag magpalaganap ng hindi beripikadong impormasyon na maaring makasira ng reputasyon. Patuloy na isinasagawa ng ahensya ang investigasyon upang linawin ang mga pangyayari sa pag-alis ni Guo sa tugunan ang anumang posibleng paglabag sa mga patakaran. And for the international news, tinanggihan ni Trump ang pagtakbo muli sa 2028 kung siya ay matatalo sa nalalapit na halalan. Washington, United States, tinanggihan ni Republican Donald Trump ang posibilidad na muling tumakbo sa 2028 presidential election kung siya ay mananalo sa nalalapit na halalan sa Nobyembre. Ayon sa isang panayam na ipinalabas noong Linggo, ipinahayag ni Trump ang tiwala sa kanyang mga pagkakataon para sa 2024 election, ngunit inamin na ang pagkatalo ay maaring magtapos ng kanyang mga ambisyong pampolitika. Habang patuloy siyang nangunguna sa mga Republican primary polls, inuulit niya ang kanyang pangako sa mga isyu tulad ng imigrasyon, ekonomiya at batas at kaayusan na umaakit sa mga botante. Ang kanyang mga pahayag ay nagpapakita ng estratehikong diskarte para sa 2024 na nakatakdang patatagin ang kanyang base at umabot sa mga undecided voters. Malapit na pinagmamasdan ang mga analista ng politiko ang mga pahayag ni Trump na maaring ipakita ang mga trend sa loob ng Republican Party. Habang papalapit ang halalan, ang kanyang kandidatura ay patuloy na huhubog sa tanawin ng politika sa Amerika.
And for the entertainment, unang silip ng gloom sa docu-series ng Bini na Chapter 1, Born to Win. Manila, pinakita noong Lunes sa isang mall sa Quezon City ang unang bahagi ng docu-series na sumasabay o sumusubaybay sa paglalakbay ng nation's girl group Bini. Pinamagatang Chapter 1, Born to Win. Ang serye ay nagbibigay ng masinsinang pagtingin sa kanilang pagsikat mula sa mga unang pagsubok, mahigpit na pagsasanay hanggang sa kanilang tagumpay sa musika. Dinaluhan ng mga tagahanga ng Bini na kilala bilang Blooms, pati na rin ng mga personalidad sa industriya. Itinatampok sa docu-series ang behind the scenes footage, personal na panayam at mga highlights mula sa kanilang mga pagtatanghal. At para sa sports, MMA, nakakuha ng inspirasyon si Joshua Paseo mula sa perpektong pag-alis ni Demetrios Johnson sa sports. Manila, palaging nainis, subukan ni Joshua the Passion Pasyo ang one strawweight MMA world champion ang kanyang kalagayan laban kay Demetrios Johnson. Gayunpaman, hindi na ito posibleng matapos, ipahayag ni Mighty Mouse ang kanyang pagretiro. Hinahanga ni Pasyo si Johnson hindi lamang sa kanyang kahusayan kundi pati na rin sa kanyang sportsmanship at kababaang loob. Sa isang panayam, ipinahayag ni Pasyo ang kanyang pagkadismaya na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na makaharap si Johnson na magiging isang mataas na sandali sa kanyang karera. Ayon sa kanya, ang mga tagumpay ni Johnson ay nagtakda ng pamantayan at nagbigay inspirasyon sa mga atleta. Nais ni Pasyo na igalang ang legasya ni Johnson sa pamamagitan ng pagpabuti at pakikipagkompetensya sa pinakamataas na antas. Habang siya ay naghahanda para sa kanyang susunod na title defense, umaasa siyang dalhin ang diwa ng kompetisyon at respeto na ipinapakita ni Johnson. At para sa international feature, nahuli ang isang babae na may mga pinaghihinalaang cocaine bullets sa tiyan. Naglabas ng South African Police Service o SAPS ng isang video na nagpapakita ng mga pinaghihinalaang cocaine bullets na sinasabing nakuha mula sa isang inaakalang drug mule sa OR Tambo International Airport sa Johannesburg noong September 22. Nahuli nila ang isang 30-anyos taong gulang na babae na inuulat na naglabas ng higit sa 63 na bullet na pinaghihilaang cocaine. Hindi pa tiyak ang halaga ng mga nakuhang droga, ngunit sinabi ng mga opisyal na maaring mataas ang street value nito. Kinumpirma ng isang x-ray examination ang presensya ng mga banyagang bagay sa tiyan ng babae. Isang karaniwang paraan sa pag-interdiction ng droga. Binigyang diin ng SAPS ang mga panganib sa drug smuggling para sa individual at sa kaligtasan ng publiko at patuloy ang kanilang investigasyon sa mga posibleng kasabwat sa operasyon. Hinimok din nila ang publiko na i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad na may kaugnayan sa drug trafficking. At para sa national feature, muling nagsagawa ng transport strike ang piston at manibela. Pinababa ng gobyerno ang epekto nito. Manila, nagsagawa ng transport strike ang piston at manibela noong Lunes, Setyembre 23 bilang protesta sa pagtaas ng presyo ng gasolina at mga patakaran sa transportasyon na nagdulot ng abala sa mga commuter sa Manila at kalapit na probinsya. Sinabi ng gobyerno na kontrolado ang sitwasyon at may mga alternatibong transportasyon.
muli nananawagan ang mga grupo para sa patas na presyo ng gasolina at mas magandang kondisyon na trabaho. Patuloy naman ang usapan sa pagitan ng mga transport leaders at gobyerno upang makahanap ng solusyon. At para sa trivia, ano ang ginagawa ng maanghang na pagkain sa iyong katawan? Ang maanghang na pagkain ay nag-aalok ng maraming benepisyo sa kalusugan tulad ng pagpapataas ng metabolismo, pagsuporta sa kalusugan ng puso at natural na lunas sa sakit. Pinapabuti nito ang pagtunaw, pagpapalakas ng immune system at pagpapabuti ng mood sa pamamagitan ng pag-release ng endorphins. Ang regular na pagkonsumo ay maaring magpataas ng buhay at magpababa ng panganib ng sakit sa puso at cancer. Gayunpaman, mahalagang konsumo ng maanghang na pagkain sa katamtaman lalo na kung may sensitibong tiyan. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito sa loob at labas ng Pilipinas. Patuloy po tayo makinig at manood ng Pinoy Rob News on YouTube. Hanggang sa muli, maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.